Magandang araw mga kaprobinsya. Welcome pong ulit sa ating channel, Probinsiyanong Daddy. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung bago nating bougainvillea. Tara, tignan natin. So, bale, ito siya mga kaprobinsya. Yan. Yan, so may bago tayong collection dito. Ayan, namulaklak na siya. Ganito yung kulay ng kanyang mga bracts, ano? Yan, medyo light pink. Na light pink siya. Tapos yung kanyang mga talbos o kaya mga dahon ay medyo yellowish. So, hayan siya mga kaprobinsya. Yan. Dito nga sa video na ito mga kaprobinsya ay pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga ginawa natin dito sa bougainvillea na to. So, balikan natin mula nung maliit siya. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano yung mga ginawa natin, no? At saka syempre, sasabihin natin kung ano yung ID o kaya variety ng bougainvillea na ito mga kaprobinsya. Kaya, tapusin yung panoorin. Okay? Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang i-shout out si Rigors Haven at saka si Brian Miguel. Shout out sa inyo mga kaprobinsya. Okay? Okay, ayan mga kaprobinsya. Meron ulit tayo dito, no? Bagong bougainvillea collection natin to. So, tignan ninyo, ibang klase din yung bougainvillea na to kasi yung mga dahon, first time ko lang makakita ng ganitong style ng dahon ng bougainvillea. Tsaka, ewan ko kung natural color nya, itong medyo yellowish. Pero, syempre, aayusin natin to at papabulaklakin siya habang maliit pa lang siya. Kaya, tutukan nyo yung gagawin natin dito. At syempre mga kaprobinsya, huwag kayong mawawala. Tapusin nyo to kasi at the end of the video, i-reveal natin kung ano ang kanyang ID. Okay? Sige. So ito mga kaprobinsya ay mahigit 2 weeks na naitanim natin. Ano? So kaya medyo stable na rin siya. So ang una ngayon na gagawin natin kasi may mapapansin ninyo, medyo tumutumba na siyang ganyan. So ganito kasi talaga ang problema sa mga yang bougainvillea natin. So, kailangan lagyan natin siya ng support. So, gumagamit ako ng mga kawayan or bamboo sticks para maayos ko itong mga bougainvillea natin. So, ganyan lang. Itusok lang natin yung bamboo sticks. Tapos, kailangan natin itali itong stem niya dito sa bamboo sticks. Ito ay hindi lang siya basta support, kundi para matrain na rin yung postura, kaya forma ng ating bougainvillea. So, ayan. Mag-ingat lang kayo kasi baka mabali yung bougainvillea. So, huwag nyong masyadong persahin. Ano? Ayan. So, basta mapatayo lang natin siya ng konti. Ayan. Okay, so, ayan. Kita nyo naman, medyo gumanda ng konti yung kanyang forma. At syempre mga kaprobinsya, para mapabilis naman ang kanyang pamumulaklak, syempre, yung ginagawa natin palagi, maglalagay tayo ng fertilizer. So, ito yung ating triple 14 na fertilizer. Ang paglalagay ko dito sa ganito kaliit, first time na bougainvillea para makareceive ng fertilizer, ang lalagay ko lang ay nasa kalahati. So, one half ng 14-14 natin, ilagay natin sa malayong part ng ating bougainvillea plant. So, ayan, kalahati doon. Tapos sa kabila naman, lalagay natin yung kalahati. Okay, so pagkatapos natin lagyan ng fertilizer, so optional kung didiligan nyo na agad. Pwede nyo siyang diligan ng konti lang, yung parang spray lang para at least hindi maanod yung fertilizer natin. So since kita nyo naman, basa yung lupa niya kasi umaambon-ambon, kaya hindi ko na siya didiligan. Saan ko na lang na naturally ma-breakdown yung fertilizer at ma-absorb ng ating bougainvillea. So, huwag niyong madaliin na i-absorb niya yung fertilizer. Okay? Hayaan niyo siya na kusa niyang i-absorb yun para mas natural yung epekto ng fertilizer para sa kanya. Okay? So, after that, ilalagay lang natin to sa open area. At abangan niyo yung susunod kong gagawin dito. Abangan niyo rin hanggang mamulaklak para makita natin kung gaano kaganda ang bulaklak nito. At syempre, kung ano ang kanyang ID. Ayan mga kaprobinsya, ito na yung update ng nilagyan natin ng fertilizer. So kasalukuyan pa lang na ina-absorb niya yung fertilizer niya. Pero napansin natin medyo naging green na ng konti itong kulay niya. Ayan. Ngayon, syempre, excited na tayong mamulaklak ito at makita kung anong kulay ng mga bracts. Kaya maglalagay na tayo ng ating, ito, yung magic na blossom booster natin. Ito yung Peters 9 45 15 TE.
Okay, so sundan nyo lang yung instruction, magtitimpla tayo. Okay, so pag nakatimpla na kayo, ayan, pwede natin itong ispray. So, ayan, ispray lang nyo sa kanyang mga dahon, sa mga talbos-talbos na ganyan. Pwede rin lagyan paminsan-minsan itong lupa niya. So, ang best time, mga kaprobinsya, na pag-spray natin dito ay hapon. At ang interval ay, take note, every 7 days. So, pagkalipas ng 7 days, pwede ulit tayong mag-spray. Yan. Ngayon mga kaprobinsya, as promised, ire-reveal ko na sa inyo yung variety ng inaalagaan natin na bagong bougainvillea at makikita nyo na kung ano na yung naging itsura niya. Tara! So, heto na siya mga kaprobinsya, yung ating inaalagaan na bougainvillea. So, eto, ganito. Ayaw talaga niyang tumayo. Ganito yung gusto niyang forma, no? Medyo ganyan. Pero okay lang din naman kasi maganda rin. Lalong-lalo na pagka pinapatong natin sa mga patungan. For example, meron kayong magandang patungan. Maganda siya kasi pa ganyan, pababa din yung kanyang style. So, yung kulay naman ng brax nito ay, ayan. So, medyo pa may pagka malabnaw na pink, ano? So, ayan, medyo malabo na pink yung kulay niya. Pero kapag ka maliliit naman, ayan. Medyo ano din, katulad lang ng kulay ng dahon. So, heto siya mga kaprobinsya. Natutuwa ako kasi ang daming mga sanga-sanga at palabas na rin yung lahat ang kanyang mga brak. So, ganyan yung naging itsura niya. Napakaganda. Okay? And now, ano nga ba yung tawag dito? Ano nga ba yung ID ng bougainvillea na to? Ready na ba kayo? So, mga kaprobinsya, ito yung tinatawag natin na pink abi. Ayan. So, eto, kung mahilig kayo sa mga pink, pwede nyong idagdag to sa collection nyo, yung ating pink abi, mga kaprobinsya. Okay? At yun nga, mga kaprobinsya, ang patungkol dito sa ating pink abi bougainvillea. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Sana nagustuhan nyo rin yung bougainvillea na ito. Maraming salamat sa inyo, mga kaprobinsya. Huwag sanang kalimutang i-like ang ating video. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe na rin sa ating channel. Thank you so much and see you again in my next videos.